So guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, magre-repair tayo ng rice cooker. Ang problema nito guys, yung rice cooker hindi pa siya luto. Nag-warm na siya. Bali, hindi pa siya nakainin. Nag-warm na siya. Pag ganito guys, yung mga sira, ang gagawin natin ito ay ang magnetic temperature switch ang sira nito guys. Kailangan tanggalin muna natin yung magnetic temperature switch niya. Kung pwede pa natin maayos. Kung di na maayos, papalitan natin ng bago. Susubukan natin ayusin, tanggalin muna natin ito. Madali lang ito tanggalin guys. Kailangan natin ng long nose. Kung wala kayong long nose guys, pwede din na yung plier. Kasi kailangan tanggalin yung lock nito. Tanggalin muna natin ito yung sa sa switch niya. Yung kakonekta sa switch niya. Tapos bago matanggal ito yung yung magnetic temperature switch. Ganyan lang pagtanggal ito. Sundutin natin ito guys ng ng screwdriver para umangat yung yung lock ng magnetic temperature switch nito. Yan. Papalabasin natin doon sa kabila saka hugutin. Ay natanggal na natin. Yan lang yan ang gagawin natin guys. Kung walang kailangan natin ng liha or sandpaper. Ngayon wala akong liha. Gagamitan natin mamaya ng kung mayroon din yung kikil. Ito tanggalin muna natin yung lock nya para matanggal natin ang buo yung magnetic nya temperature switch. Ayan, natanggal na natin. Ayan yung lilihain natin mamaya. Kasi may kalawang na siya. Kailangan natin na kiskisin ito. Tanggalin natin yung kalawang. May kalumaan na siya. Ganun lang guys yung gagawin nyo. Halimbawa, nagwa-warm siya na hindi pa luto yung kanin. Ito yung posible na mga nasisira, mga dahilan. Kung sakaling hindi na maayos, pwede natin dalhin ito sa bilihan at saka palitan ng bago. Ito ay kailangan nyo pag bumili kayo nito, may sample. Ngayon, natin ito, kikilin, pakintabi natin ito para mawala yung kalawang. Ito lang yung guys, mga remedyo kung sakaling pwede pa siya magawa. Pakintabin, patanggalin natin yung yung kalawang dito. Ganun lang yung gagawin nyo guys. Pag tinanggal nyo na, halimbawa patanggal nyo na yung magnetic temperature switch, linisin natin. Mas maganda liha, wala akong liha kaya ang ginamit ko na lang ay kikil para kumintab, patanggal yung kalawang nya. Ngayon kikili lang natin ito guys. Yan, ito muna yung una. Tapos yung spring nya linisin din natin. Pakitabi natin siya guys para hindi mag yung sumabit yung natin yung spring para lumaro-laro. So ito pala yung yung magnet nya sa loob. Yan ang sa loob na yan. Yan ang magnetic temperature switch nya. Pag nakiskis nyo na guys, punasan natin ng ng tila para mawala yung kalawang. Kailangan malinis. Linisin din natin ng para matanggal yung kalawang na kiniskis natin. Para kumintab siya. Ito, malinis na siya guys dahil natanggal na yung kalawang. Ito, tulak-tulak natin yung magnet niya sa loob. Yan ang switch off pag maabot niya yung yung temperature na pang-in-in na. Ngayon ipapasok na natin ito mamaya pag pag malinis na to. Ito din linisin din natin ito guys yung pinaka holder niya sa loob. Linisin natin din ng ng kikil. Kailangan malinis din siya. Ngayon, nalinis na natin guys yung holder nya. Ito din yung spring nya. Nalinisin din natin dahil may kalawang din ito.
para hindi sumasabit pag mag ano pag i-ano natin, ilagay natin mamaya. Ito guys, nakiskis na natin siya. Nakintab na siya. Ngayon, papasok na natin ito yung ilalagay na natin ito yung spring dito sa magnetic temperature switch. Yan, ito, malinis na rin siya. Wala na rin siyang kalawang dahil kiniskis na rin natin ng ano, ng pikil, kinikil natin kanina. Sa paglagay nito ng spring guys, kailangan hindi mag ano, baliktad. Napapansin nyo, pag pinasok nyo isa, masikip siya. Kaya binaliktad ko. Yan ang tama na pagbalik niyan. Tapos ipapasok natin siya sa pinaka holder niya para mailagay natin yung pinaka lock niya. Yan. Ayusin muna natin. Yan, ito yung tatlong lock niya. Kailangan pumasok din dito sa slot na yan. Yan, dandahanin lang natin. Kailangan mag-isakto na tumama ang pagpasok. Ngayon, ipasok na natin guys. Yan. Yung tatlo na pinaparang pin niya, yan ang ikutin nyo ng plier. Kasi may ano dyan, may parang may ano siya, hiwa. Yan ang sumasabit dito sa pinakaslot niya na tatlong slot. Para kung sakaling ipopost nyo, hindi siya matatanggal. Gamitan nyo ng long nose or plier pag mayroon kayong gamit. Mas maganda ang gamitin nyo guys ay long nose. Mas maganda kasi wala akong long nose. Ito lang, plier lang ang ginamit ko. Pang ano lang ito, remedyo. Ayan, ibalik na natin sa holder niya at saka sa ano niya. Nalinis na rin natin. Titingnan natin mamaya kung anong resulta. Kung magwa-warm pa siya kahit di pa inin yung kanin natin. Ayan, kailangan titingnan nyo kung di sa tagilid, kung maayos. Popost nyo rin. Popost natin yan na ganyan. Para makita niya na maayos ang pagbalik. Tapos ibabalik natin yan dyan mamaya sa pinaka-element niya. Papasok sa gitna ng element. Kasi wala na nakapos yan guys, pag nakapos yan, ibig sabihin naka ano na, naka gumagana na yung heating element natin. Pag umangat na yung temperature switch niya, yan ang naka ano na siya, naka warm. Okay na siya, ngayon ipapasok natin. Basta tandaan nyo lang guys na halimbawa pag nagwa-warm na hindi pa nakainin, yan ang problema talaga yung magnetic temperature switch niya. Para makita nyo, bubuksan nyo yan, tapos lilihain nyo, tsaka ititestingin nyo ulit kung okay pa siya. Kung hindi na siya okay, dalhin nyo yung sample na yan para sa pagbili nyo may ano kayo, may pattern kayo. Yan, okay na siya. Ilalagay naman natin mamaya yan doon sa likod niya, yung pinaka-lock niya, yung sabitan doon sa switch niya. Para matesting natin mamaya kung okay ba yung gawa natin. Titingnan natin mamaya hanggang sa maluto yung kanin. Ganon din yan sa pagbalik guys, yung ano, ng temperature switch. Nakasabit yan dyan sa pinaka-ano niya. May lock din yan na pin. Yan, ilalock natin dyan sa element para pag ano natin, pag switch, hindi siya matatanggal. May lock yan dyan na dalawa. Makikita nyo yan dyan. I-ano yung slot. Yan yun yung gamitan nyo ng screwdriver para ano siya, sumabit siya dun sa may heating element niya. Ngayon, ilagay na natin yung lock niya guys. Yung pinaka-lock niya sa ano, na parang tukod niya dyan sa ano, sa heating element niya. Ilalagay naman natin yung pinaka magnetic switch niya dito sa naka ano yan, nakasabit din yan sa ano, sa switch natin. Ilalagay din natin yan. Pagkatapos titestingin natin, sisarado natin, titestingin natin mamaya kung
okay ba yung gawa natin. Kung hindi na siya nagwa-warm pag ano, pag hindi pa kahit hindi pa nakainin. Pag nakapasok na siya doon sa ano niya, sa pinaka-switch niya na konektado, ano natin ang plier. Yan, gamitan natin ang plier para hindi siya kumalas. Kasi pag hindi nyo ibuka ka yan, kakalas yan pag inon nyo sa switch. Yan, ganoon titestingin nyo. Titingnan nyo muna kung okay ba yung ano niya, yung pagkabit, pagbalik. Pag hindi nyo pakabisado guys, yung ano nyo, pag natanggal kayo, ang gagawin nyo, pipicturean nyo muna. Para sa pagbalik o di kaya videohan nyo muna ng saglit para hindi kayo malito sa pagbalik. Ayan, ito okay na siya. Testingin natin mamaya konti pag ano na ito, nabalik natin yung cover sa likod. Ngayon ay balik na natin yung cover niya guys, titestingin natin. Ngayon nakasalang na siya, nilagyan na natin ng kanin. Titingnan na natin kung okay na siya. Pag hindi pa siya maayos, kailangan na natin palitan ng magnetic temperature switch guys. Ngayon guys, okay na ito. Dahil nag-warm na siya, napainin yung kanin natin. Ganun lang yung gagawin niyo guys, pag nag-warm na hindi pa nainin ang kanin, magnetic temperature switch lang yung tatanggalin nyo at saka titingnan nyo. See guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.